Nang akmang pipikit na ang mga mata ni Benedicto, lumitaw sa kanyang tabi ang gabay niyang merong daladalang garapon na naglalaman ng tubig. Pagluhod nito sa kanyang harapan, dali-dali naman itong ipinainom ang kanyang dala. Matapos malagok ni Benedicto ang laman ng garapon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa pagbangon niya mula sa kanyang kinabagsakan, nasipat niya ang kanyang gabay na nakangisi sa kanya habang nagwiwika ng, "Pasalamat ka. Marami din akong alam pagdating sa mga lason. Tumayo ka na dyan, Benedicto. Malayo-layo pa ang lalakarin mo." Matapos nitong makapagsalita, naglaho na ito na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya nasipat ang nilalang na panayang paglagas ng kaliskis sa kabila ng durog nitong ulo. Pumupulupot din ang katawan nito sa puno na parabang hindi pa yon makapaniwala na siya ay napaslang ng mga kamay ni Benedicto. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit sa kanya ang kurkur upang ilahad ang pagpapatuloy ng kanilang lakad. Sa muling pagbagtas nila ng daan, nanatili namang tahimik ang kanilang pangkat habang maiging nakikiramdam. Seryosong seryoso na silang lahat noon, gawa ng alam nilang mapanganib ang gubat na kanilang sinusuong. Kinahapunan, minabuti nilang magpahinga kahit papaano. Makakatulong yun sa kanilang grupo upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala sa paglalakbay. Magkakaroon din sila ng pagkakataon para pag-aralan ang buong paligid nang sa gayoy makaiwas sa mga lugar na merong panganib. Bago pa man tumungtong ang alas 4 ng hapon, muling naglakbay ang kanilang pangkat. Mas pabor sa kanila ang lumakad ng dilim sa kadahilan ng mas mataas ang kanilang tsansa na makaligtas sa mga nilalang na maaari nilang makasalubong sa daan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, doon na nga tuluyang natigilan ang kanilang grupo. Pagdating nila sa pinakapuso ng gubat, tumambad sa kanila ang isang malaking tahanan sa tabi ng puno ng matandang akasya. May mga gaserang nagliliwanag sa loob ng bahay na yon, indikasyon na merong naninirahan doon. "Ito na ba ang sinasabi mong puno?" tanong ni Benedicto sa kurkur. "Oh, ito na nga. Sa pagkakaalam ko, merong nagbabantay rito. Hindi ako sigurado pero ayon sa mga amaranhig na pinaglilingkuran ko, dito nakatira ang ermitanyong nangangalaga sa 7 sagradong kaluluwa ng mga sinaunang demonyo. Dobling pag-iingat, kinakailangan natin siyang mapatay bago pa man niya yun matawag." Sagot naman ng kurkur. Dahil sa sinabi nito, kitang-kita ni Benedicto ang labis na pag-aalangan ng mga kasama nilang aswang. Hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala pa yung gaanong karanasan sa pakikipagdigma. Upang magkaroon yon ng lakas, siya na mismo ang unang pumasok sa bakuran ng nasabing ermitanyo. Pag-apak niya noon sa lupa, bigla naman siyang napasipat sa bahay na naroon sa kanyang harapan nang makita niya ang isang matandang lumabas habang nakatitig sa kanya. May hawak-hawak yung tungkod na merong mga nakaukit na mga mata. Pagsilay niya sa pagmumuka nito, bumungad sa kanya ang bungo nitong unti-unti nang lumalabas sa kanyang napakanipis na balat. Wala ring mata ang nilalang na yon, subalit alam ni Benedicto na nakakakita ito. Sa bawat paghakbang ng nilalang,
Rinig na rinig nila ang pagtunog ng mga batong animoy nasa loob ng bulsa ng ermetanyo. Maya-maya pa, mahinaho naman yung humarap sa kanila habang nagwiwi ka ng... Napakatagal nyo naman. Kanina pa ako naghihintay. Matapos nitong makapagsalita, lumitaw sa likuran nitong bahagi ang iba't ibang uri ng demonyo na nakasuot ng mga kalasag na animoy pinaglumaan na ng panahon. Dalawa sa mga ito ay nababalot sa itim na usok, habang ang lima naman merong mga pakpak na maraming balahibong nalagas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa mga nilalang na yon, kahit anong gawin nila, hindi nila nakikita ang mga pagkakakilanlan nito. Ang tanging nasisipat lamang nila Benedicto sa likod ng mga kalasag ng mga nilalang ay ang mga may itim na uod na walang sawang gumagapang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang unti-unti na nilang maramdaman ang salot sa buong paligid. Hindi nila alam pero pakiramdam nila na kapag umalis sila sa lugar na yon, mamamatay sila. Dahil sa ganoong sitwasyon, maiging pinagsabihan ni Benedicto ang mga kasama niyang aswang na huwag pang hinaan. Mariin niyang inilahad sa mga ito, hindi Diyos ang kanilang kalaban. Kahit anong lakas ng tanga nitong abilidad, meron pa rin silang tsansang manalo. Nang marinig ito ng limang aswang na kanyang kasama, wala naman yung magagawa kundi ipagpatuloy ang nasimula nila. Pagkarinig nila sa atungal ng pitong demonyo, dali-dali naman silang nagsilapit sa bawat isa habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Ang kurkur noon, minabuting magpalit na ng anyo para naman kahit papaano mas lalong tumaas ang kanyang tsansang mabuhay. Bagaman labis-labis na ang takot nito, buo ang loob nitong manatili sa tabi ni Benedicto hanggang kamatayan. Maya-maya pa, nasipat nila ang pagturo ng tungkod ng matanda na kung saan yon ang naghudyat sa pitong demonyo para sumugod. Paglipad ng limang nilalang, mabilisan namang kumaripas ng takbo ang dalawa na merong daladalang gulok at karit. Walang habas nitong pinaulanan ng pag-atake ang mga kasama nilang aswang hanggang sa dumating ang puntong nagkahiwa-hiwalay na ang mga ito. Si Benedicto naman noon at ang kurkur. Minabuting makipaglaban ng tapatan sa mga yon kesa tumakbo papalayo. Habang abala sila sa pagsalag ng mga atake ng dalawang demonyo, kitang-kita nila ang kanilang mga kasama na dahan-dahan ang bumabagsak sa lupa. Bagaman malalakas ang abilidad ng mga ito, inaasahan na nilang mangyayari ang bagay na yon, gawa ng demonyo na ang kanilang kaharap. Sa isang iglap, narinig nila ang pagsigaw ng kanilang kasama na humihingi ng tulong. Patay na din ang dalawa sa mga ito, gawa ng napugutan na yon ang ulo ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, labis naman ang pagkaawa ni Benedicto sa kanyang mga kasamang nagbuwis ng buhay. Bagaman nais niyang tulungan ang mga ito, hindi niya yon magagawa sapagkat nakareserba ang kanyang lakas sa matandang ermetanyo. Nang silang dalawa na lamang ang natira, nagpasya ang kurkur na akuin ang demonyong kinakaharap ni Benedicto. Subalit matapos niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman siya doon sumang-ayon gawa ng ayaw na niyang dumagdag pa ang kurkur sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Habang sinasalag niya ang pag-atake ng nilalang, doon niya nasipat ang lima pang demonyo na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na siyang tawagin ang sibat ni Ahum at humingi ng tulong sa gabay niyang may kakayahang magpahiram ng mutsa.
paghawak niya noon ng espiritual na sibat, agad naman niyang naramdaman ang trabungko ng bayawak na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, buong lakas niyang iwinasiwas ang demonyo niyang kaharap at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagtarak ng kanyang sibat. Dahil sa lakas ng karunungang pinagmumula ng sibat ni Ahuma, kung kaya't madali nitong nagapi ang isa sa mga sinaunang demonyo. Matapos siyang masilayan ng matanda, tila ba ramdam na nito ang unti-unting pagbabago ng sitwasyon. Hindi niya inakala noon na merong kakayahan itong si Benedicto na makatawag ng malalakas na karunungan ng kanan. Paano mo nagagawa ang bagay na yan? Hindi ba't isa kang demonyo? Imposible. Hindi ka pahihintulutan ng karunungang yan para tanganin ang makapangyarihang sibat ni Ahum. Gigil na wika ng Ermitanyo habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang tungkod. Nang marinig ito ni Benedicto, seryoso naman siyang tumingin sa matanda habang sumasagot nang, "Maraming bagay sa mundong ito ang posible. Kagaya sa'yo, wala kang mga mata pero ika'y nakakakita. Ganyan din ang abilidad ko. Wala sa aking dugo, pero malaya ko silang natatawag." Nang marinig ito ng matanda, muli nitong tinawag ang anim na demonyo na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pagkarinig ng mga nilalang sa pagtawag ng Ermitanyo, agad naman yung umatras habang dahan-dahang nagsisikumpulan sa kinatatayuan nito. Sila Benedicto naman noon, nananatiling nakatayo, naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila ang matanda na binubulungan ng usal ang mga sinaunang demonyo. Habang patuloy niya yung iniihipan ng dasal, ramdam na nila Benedicto ang dahan-dahang pag-iba ng aksyon ng mga nilalang. Maya-maya pa, bigla namang umangil ang mga ito habang unti-unting lumalayo sa kinaroroonan ng matanda. Matapos ang pangyayaring yon, itinapo ng Ermitanyo sa ere ang mga bato niyang dala habang umuusal. Sa pagbagsak ng mga bato sa lupa, biglang dumami ang mga maiitim na langgam sa paligid na unti-unting humuhulma sa anyo ng mga sigbin. Walang patid ang paglikha nito ng mga sigbin hanggang sa hindi maglaon tuluyan na silang nasukol. Nang wala ng pagpipilian sila Benedicto, pinilit naman nilang lipulin ang mga nilalang sa kabila ng pag-atake ng mga sinaunang demonyo. Habang patuloy silang nananakbo sa lugar, walang patid ang pagsugod ng mga sigbin. Ang iilan sa mga ito ay kagat-kagat na ang kurkur, subalit hindi naman tuluyang bumabao ng kanilang matatalas na mga pangil sa malakalabaw na balat ng binatang kaibigan ni Benedicto. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang likurang bahagi ng puno kung saan tumambad sa kanila ang mga maiitim na tela na nakasabit sa bawat sanga nito. "Sa tingin mo, wala bang kahinaan ng mga demonyong yan? Kung nagagawa silang tawagin ng matanda sa lugar na ito, ano ang bagay na kanyang pinanghahawakan upang matupad ang kanyang kahilingan? Alam kong merong sakripisyo para sa pagtawag ng ganitong malalakas na uri ng nilalang." Wika ni Benedicto. Nang marinig ito ng kurkur, agad naman itong iwinasiwas sa kanyang katawan ng mga sigbing pilit siyang pinagtutulungan. Sa muling pagsilay ng kanyang kaibigan sa puno, tumambad sa mga mata nito ang isang itim na tela na dahan-dahang naaagnas. Sa pagbilang niya ng tela sa bawat sanga ng akasya, tumambad sa kanya ang 7 piraso ng telang yon. Angkop ito sa bilang ng mga demonyo na kasalukuyan nilang kinakaharap.
Nang mapagtanto niyang yon ang simbolo ng mga sinaunang demonyo, dali-dali naman niyang inakyat ang puno para sunugin ang mga ito. Si Benedicto noon, matapang na kinaharap ang mga sigbin at mga demonyong nagpupumilit sumira ng kanyang harang. Subalit dahil sa tangan niyang sibat, kung kaya't hindi ito makasugod ng basta-basta. May mga latigo na ding pumupulupot sa katawan niya pero pinipilit niyang tataga ng kanyang sarili. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang maagnas ng demonyo nang magawa ng masunog ng binata ang isa sa mga telang itim. Pagramdam ng ermitanyo sa ginawa nito, dali-dali naman yung tumungo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ginawa nito ang lahat para mapasok ang isipan ng kurkur, subalit hindi siya nagtagumpay. Sa pagpapatuloy ng pagsira nito ng mga tela, unti-unti nang humihina ang pangkat na kinakaharap nila. Hindi naglaon, tuluyan na nga niyang nalipol ang mga demonyo na siya namang labis na ikinahina ng ermitanyo. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, halos hindi na makatayo ang matanda sa kanyang kinaroroonan. Subalit, kahit ganun na ang sitwasyon nito, nananatili pa rin yung matatag sa harapan nila Benedicto. Wala ka ng laban sa amin. Mas mabuti pang sabihin mo na kung ano ang ginagawa mo sa lugar na ito. Wika niya sa matanda. Bakit? Hindi pa ba sinabi ng kasama mong nag-traitor sa amin? Huwag mo kong mamaliitin, iho. Hindi pa kayo tuluyang nanalo. Sagot naman ito sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong inilabas ang kanyang dila at kasabay nito ang pagtulo ng napakalapot niyang laway sa lupa. Unti-unti niyang ipinahid ang laway na yon sa kanyang katawan hanggang sa hindi naglaon tuluyan na siyang naligo sa kanyang sariling laway. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang nais, binagsak niya ang hawak niyang tungkod sa lupa na siyang naging sanhi ng kanyang pagpapalit ng anyo. Pagsilay nila Benedicto sa nilalang na yon, tumambad sa kanila ang anyo ng isang mandirigmang gabunan. Panayang pag-angil nito habang mabilis ang umiikot ang kanyang mga mata sa buong lugar. Pagbuka ng mga palad nito, tumambad sa kanila ang mahahaba nitong mga kuko na merong matutulis na dulo. Sa muling pagsilay sa kanila ng matanda, mabilis na naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Pagsipat ni Benedicto sa pagtakbo nito, agad naman niyang inutusan ng binata na hanapin sa lugar ang kanilang pakay. Matapos niya yung sabihin, buong puwersa naman niyang sinalag ang pag-atake ng nilalang. Hindi na din siya nag-alinlangan pang hatawin yon ng sibat ni Ahum nang sa gayoy makaalis na sila sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Benedicto ang nalalapit na pagkapantay ng lakas ng matanda. Bagaman ganon ang ipinamalas nito, hindi pa rin siya nasindak sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mas malakas pa rin siya dito kahit papaano. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang matandang yon na akmang uunday na sa kanya ng saksak na siya namang naging daan niya upang maihataw sa balikat nito ang tangan niyang sibat. Pagtama ng espiritual na sandata sa balikat ng nilalang, bigla naman yung napaluhod sa lupa habang patuloy na umaangil. Nang akmang tatayo pa ito sa kanyang kinaroroonan, buong lakas yung sinapak ni Benedicto sa pagmumuka hanggang sa tuluyan na yung panghinaan. Kagaya ng inaasahan, walang kalaban-laban ng ermitanyo sa kakayahan ni Benedicto. Nang mapagtanto niyang hindi na makakalaban ng matanda,
dahan-dahan niya yung iniangat sa lupa sa pamamagitan ng paghawak sa mahabang buhok ng nilalang. Pagtapat ng mukha nito sa kanya, muli niya yung tinanong sa kung ano ang binabantayan nito sa lugar. Hindi ka pa ba magsasalita? Sabihin mo na ang nalalaman mo. Ayaw mo nun? Nakagawa ka ng mabuti buong buhay mo? Mabuti? Sa tingin mo mabuti ang pagtraidor sa mga kasama mo? Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa ipagtapat sa iyo ang nalalaman ko. Huwag kang mag-alala, iho. Susunod ka na din sa nanay mo. Hindi man ngayon, pero nakaukit na yan sa iyong tadhana. Sagot naman ng matanda. Dahil sa sinabi nito, tuluyan ang nagpasya si Benedicto na patayin ang nilalang. Para sa kanya, sa unang beses na magsabi ng walang kwenta ang kanyang kalaban, hindi na niya yon maaaring bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung iisipin, marami na din namang nagawang kasalanan ng matanda, kung kaya't marapat lamang nahatulan niya yon ng parusang kamatayan. Sa pagbaba niya ng katawan nito sa lupa, muli niyang tinawag ang sibat ni Ahum para ito ay tapusin. Nang lumitaw na yon sa kanyang mga kamay, dalawang beses niya yung itinarak sa dibdib ng nilalang habang patuloy itong inuusalan ng mga pamako sa katawan. Matapos niya yung gawin, narinig niya ang pinakahuli nitong hininga bago ito bawian ng buhay. Pagsilay niyang hindi na gumagalaw ang matanda, nasipat niya yung masayang nakatitig sa lupa. Hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong buhay, pinili mo pa rin sumunod sa iyong pinaniniwalaan. Nakakalungkot isipin na may mga katulad mong naliligaw sa mundong ito. Hindi ko pinangarap ang makipagbaka sa laman pero wala akong pagpipilian. Kung puro espiritwal lang ang gagawin kong pakikipagbaka, nasisiguro kong walang magbabago sa mundong ito. Patawad, Ama, sa lahat ng aking kasalanang nagawa. Wika ni Benedicto habang nakatitig sa katawan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na ang kanyang kasama dala-dala ang isang libro at tuyong balat ng hayop. Sa balat na yon, nakaukit ang mapa sa mundo ng mga engkanto at ang kaharian ng anak ng hari na pinatay ng kanyang magulang. Pagsilay niya sa anyo ng nilalang na yon, napansin niyang kaedad niya lamang ito. Labis-labis ang pagtataka noon ni Benedicto gawa ng kahit anong pagramdam niya sa larawan nito. Wala siya doong nararamdamang kakaiba o senyales ng masama nitong presensya. Upang makumpirma ang dala ng binata, muli niya itong tinanong sa kung saan niya nakuha ang bagay na yon. Nang galing to sa loob ng bahay ng matandang yon. Wala na akong mahanap doong mahalaga maliban dito. Pero huwag kang mag-alala. Ang pakay natin dito ay yung puno ng akasya. Kaya ba nating maghintay dito ng ilang araw pa? Sagot naman sa kanya ng kurkur. Oh, kaya naman. Nandito na lang din naman tayo. Bakit hindi pa natin tapusin ang ating mga nasimulan? Tsaka ililibing pa natin ang ating mga kasamang napaslang. Tamang-tama ang isang linggo mahigit para manatili sa lugar na ito. Pero matanong ko lang, hindi ba dito delikado? Papaano kung may mga kasama ang matandang ito? Paninigurado naman niya sa kurkur. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, napatingin na lamang ito sa akasya habang nag-iisip. Aminado din kasi yun kahit papaano, wala siyang ideya kung may mga kasamang iba ang matandang pinatay nila. Bagaman nakakaramdam sila ng panganib sa lugar, wala silang pagpipilian kundi ang manatili. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iisip,
Doon nila napagkasunduan na gumawa ng mumunting kubo sa unahang parte ng bahay ng Ermetaño. Yun na lamang ang naisip nilang paraan para naman kahit papaano hindi sila malagay sa alanganin kapag may mga pangyayaring hindi inaasahan. Makalipas ang araw na yon, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa gubat. Kung ano-ano ang kanilang ginawa para lamang magkaroon sila ng malinis na pagkain. Natuto din silang mangaso ng mga baboy ramo na siya namang iniimbak nila para sa pagkain nila sa isang buong linggo. Kahit wala silang kanin noon, nabubusog naman sila sa kanilang mga pagkain gawa ng purong gulay at karne ang kanilang nilalantakan. Ayon kay Benedicto na ang pagkain nila sa gubat, higit na mas gusto niya kaysa sa kanilang mga nakasanayang pagkain sa baryo. Naniniwala kasi siya na ang pagkain ng maraming kanin ay walang maidudulot na maganda sa katawan. Dagdag pa niya na sa lugar na yon wala siyang iniisip na problema o kahit anong suliranin. Minsan lang din niyang naaalala ang kanyang mag-ina sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ligtas ang mga ito. Makalipas pa ang ilang araw, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa lugar. Sa kabutihang palad, wala namang bumibisita sa kanilang mga nilalang kung kaya't naging mapayapa sila doon. Akala niya magtutuloy-tuloy ang bagay na yon hanggang sa katapusan ng buwan, subalit nagkamali siya. Sa pagtungtong ng gabi ng Sabado, habang nagpapahinga silang dalawa, meron silang naramdamang kakaibang presensya sa paligid. Bagaman malayo pa ang nilalang na yon, labis na nasindak doon ang kurkur, gawa ng alam nito kung ano ang nilalang na kanyang nararamdaman. Nako, ang nakakapangilabot na presensya ng isang amaranhig. Nanginginig na wika ng kurkur. Okay, grabing lakas talaga ni Benedicto, no? Isipin niyo nagko-control pa siya sa paggamit ng mga karunungan niya na nasa kanan. Well, binibigyan siya ng tulong ng gabay niya na paisa-isang mutsa. Pero overall, kayang-kaya naman tapusin ni Benedicto to ng sobrang bilis eh. Kaso nga, nabanggit niya rin sa episode na to na nare-reserva niya yung buong lakas niya para sa pagharap nila nung matanda. Grabe, tsaka ngayon, itong dulong part na may dumating na amaranhig. Alam ko, alam nyo naman na kung gaano kalakas tong nilalang na to, di ba? Kaya para hindi tayo mabitin lahat, isusunod ko na yung 10. Yun lang. Salamat.